makikita mo, magtataka ka, maraming palang agay sa Panginoon. Hindi po nga, kapatid. Kaya walang ano to, walang palakasan ng sigaw. Ang mahalaga dito, na nakaluhod ka palagi kay Lord at humihingi ka sa Kanya ng gabay. Na ikaw ay magbunga ng sagana. Amen? So this is not only the word of your pastor. This is the word of all disciples inside of the church. Pero kung lahat na nasa church disciple, magpubutos tayo ng maraming disciples. Amen po ba mga kapatid? Okay, now, ating alamin bakit mahalaga na tayong mabunga. Kasi may consequences of not bearing fruit eh. Basahin natin ang John 15 verse 2 and verse 6. Okay. Sige, baka may hahalilin din ate. Sino babasa ng John 15, 2? Saka verse 6. Ikaw, 6, pwede ka magbasa? O, 15 verse 2, 6. Amen. Verse 2 pa lang yan, ha? Sa Tagalog, okay, wait mo na, sis. Sa verse 2 na binasa ng kapatid natin, pinuputol ang hindi nabubunga. At nililinis pa, pinuputol pa yung nabubunga. Kasi ang attention ni Lord sa nabubunga. At ang masakrap dito, alam niyo ba yung mga pinuputol? Masakrap yun kasi walang bunga. Wala ka ng bunga, pinuputol ka pa. Sa nang gusto niyo, putol o bunga? Bunga. Kasi, ngayon, mga kapatid. Tuloy niyo siya sa verse 6. Talong ngayon sa verse 6. Ano sabi sa verse 6? Mas mabigat yung verse 6. Kapag hindi ka ng bunga, iaagis ka na, susunugin ka pa. So dito, what's the lesson? Anong lesson? Si Lord nag-aaspar na nagbubunga tayo lahat. Hindi kayong simba uwi lang. Pupunta ka ng church, mag-isa, pagbalik mo, next Sunday naman, ikaw pa rin. Dapat maraming duplication sa'yo. May dala ka palagi. Hindi po na alam yung kagandahan ng system ng ating discipleship. Hindi lang po ito mag-a-upward ng knowledge. It's more on application. Pag-pray ka talaga to Lord, na isama ko sana lahat ng gay, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, kapuso, kaaway, kapatid, kapamilya, lahat ng gay. Iba ko na, kumari. Kumari. Hindi ka pa po siya, ito hindi ka wala kanila. Ka-Facebook, diba? Ka-TikTok, lahat isa pa natin. Okay. Iba ko lang sasabihin niya, Pastora, ang music ka. Ang sinabi ka, Pastora, eh. Andito na lahat ng day. Diba? Lahat yun, mga balik. Amen po ba? Amen. What I said, there is no shortage of soul. Wala. Hindi mo pwede sabihin nga, kung gusto ka sa mga daming church dito eh. Imposible, daming church, walang tao. Maraming mga church hindi na nag-grow. Because they don't win souls and make disciples. At alam niyo ba, that is the heartbeat of God. Tibok ng puso ng Diyos, marami masave. Namatay siya sa cross para marami makarating sa langit. Nag-aantay yun. Ikaw na lang ang naantay na kung saan siya. Tibok na. Ang aanihin, kung konti ang nagwi-win. Diba? Hinom na. Sa time natin, maraming depressed, maraming frustrated. Sa amin, sa online platform, doon namin natuklasan. Maraming palang gusto na mag-iwalay. Maraming gusto magpakamatay. Alam niyo ba, because of the gospel, na-restore ang kanilang relasyon. Kung munting na magpakamatay, nakita niya ang mahalaga ng buhay. That's the power of the gospel. Kaya tandaan po natin, malay mo baka magpakamatay yung pupuntahan mo na save siya dahil sa iyo. So may urgency ngayon to win souls. Diba? Malay mo yung pupuntahan mo mga asawa, maghihiwalay na pala, mabuti na save sila dahil sa iyo.
Amen? Tandaan namin si Satanas hindi natutulog. Tayo puro tulog. Diba? Dahil marami siyang sinisira. Pero naparito si Kristo para bumuo at magbigay ng buhay na kasaganaan. At paano mangyari yan? Ikaw ang susi niya. Ikaw kapatid ang susi. Kaya this coming Sunday, kayong nabigyan ngayon ng downloading, kayo ang magpapasimula bukas Sunday. Tama-tama, sa paduhan yun. Diba? Tama-tama. Pag-uwi ninyo, pray to you, okay? Invite your relatives, anak, punta tayo sa church. Everything is possible with God. Just open your mouth. Amen? So, tama-tama, Sabado, bukas, Sunday. Okay? Pinagawin po natin. And I believe, kukulangin ng sila. Kasi you have that desire. Okay? Desire in your heart na ang church na to, ikaw ang instrumento ni Lord. Panginoon. Mga kapatid. Amen. Kaya naway sa gabi nito ay nakapagbigay kami ng input sa inyo na isa sa objective ng ating church dito, lahat dapat truthful. Kasi that is the command. Magbigay tayo ng bunga dahil patunay yan na ikaw nakaugnay kay Kristo Jesus. Hindi ka nakaugnay sa church kay Kristo. Then mamalayan mo, katatapos mo lang magbunga, nagbunga ka na naman. And that fruit, mga kapatid, hindi ka one time. Ang fruit na yan, forever yan. Nagbibuild ka ng leader, nagbibuild ka ng disciple, may another ulit na darating. That's why si Karina hindi yan tumitigil. Ilan ang leader mo, Karina? 30 leaders. Hindi pa siya tumitigil mo. Diba? Pwede na nga siya pastora, may 400 congregation na siya. Di po ba, mga kapatid? Ganon. So, mapapansin natin, hindi tumitigil ang bunga kapag nakaugnay na kay Kristo. Hindi tumitigil. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. May natutunan ba kayo ngayong gabi? Amen! Kung anong nangyari sa CGS Philippines, mangyayari din sa inyo. Amen! Kasi ako naniniwala, nalala ko dati, ang sabi na ng mga mentor natin, kung saan ka nakakunik, yun din mangyayari sa inyo. Dati, ang kasama kong mga pastor, puro pakapigabi na. Mga Diyos, hindi naman nagbubunga. Kaya puro kapi ng kapi, asid ang dating. Asid na kami. Ang church hindi pa rin nagbubunga. Yun ang parinig kong sabi ng isang pastor, dumikit ka sa mga pastor na nagbubunga ang church. Kasi, napangalanin si Lord. Ang dumikit ako sa mga mentor ko, nakita ko, kasi ang kagandahan sa system ng G12, ang nagme-mentor, may patunay palagi ang church. Kasi sa ibang mga denomination, ang dali magturo ng discipleship. Wala palang bunga ang church. Ang kagandahan, kapag may mentor ka, ang proof, mismo i-testify niya ang church, nagbubunga kami. Makikita niya yan, mapupunta niya yan. At yun na nakita ni Pastora, kung bagay siguro kami hinahanap, nakita niya na sa CGS Philippines, napaka-aktibo namin sa media. No, and never mind kami, alam namin, pag-open na kasi sa media, may mga buzzer niya, may maninira sa iyo, pero ang ating focus, mga seeker for the truth. Tuloy-tuloy yan. Ang buzzer, nagagalaitin, di siya sinasagot. Diba? The best answer sa mga buzzer, never answer them. Keep silent. Lalo silang nakahide that. Ano? Hindi ka sumasagot eh. Si Jesus, ang number one na weapon niya is to keep silent. Di ba ikaw hari ng mga Hudyo? Hindi sumagot si Christ. Sinampal na, binuraan pa. Wala siyang dapat isagot dahil wala siyang dapat patunayan. Nag-focus siya na ang mission niya ipakos sa cross.
Ayun. At na, para mamatay, at ikaw ang dahilan ng kamatayan niya. Yun ang purpose ni Christ, para maligtas na. Amen, mga kapatid? Kaya kung may nag-a-accuse sa iyo, huwag mo na sagutin. May naninira sa iyo, huwag mo na sagutin. Kaya matataas yung sugar level nila, hindi mo sinasagot. Gusto mo na awayan, tahimik ako din. Yung pala sa data mo, manalangin, no? Pag-pray lang sila. Then God will grant your prayer. Makikita nila si sila nga, bakit lalo mga pinupromote nito eh? Binibless ka lalo nito eh. Kasi, sabi nga ng Bible, vengeance is mine, not yours. Ang pag-iingatin si Lord, hindi ikaw. Amen? Ang part natin, focus lang tayo sa vision dahil inaaway ka. Amen ko ba, mga kapatid? Amen! Kaya palaala ko lang sa lahat before I close, habang tayo tumatawang tumatahak sa journey na to, may mga pagsubok sa buhay natin. Problema sa pamilya, problema sa finances, minsan may atake doon sa ating na relationship. Pero tandaan ito, kahit anong atake, yakapin mo ang vision. Then God will bless you. Amen. Iba kasi sa church naminig, na-bless ako sinabi ni Pastor, dahil ko ito ang vision. Pag-uwi ng bahay, minura ng asawa. Pag-uwi ng bahay, may problema. Pastora, bakit? Wala ko na ako sa church. Bakit? May problema. Alam ko na ako sa church, Pastora. Wala. Mugigay. Listen to this. Kapag may vision ka, number one enemy mo sometimes, yung mga malapit sa buhay mo. Kapag umalis ka pa, sino pa ang aabot sa pamilya mo? Kung ikaw naman bumigay. Kaya nga ba din? Tandaanin nyo sa bawat pamilya, may nilalagay si Lord yan para ikaw ang gagamitin sa kaligtasan ng buong pamilya natin. Nakuha nyo po ba? E kung sa pamilya nyo may walang Christian, sino pa ang magsisave sa pamilya? Yan ang testimony ko. Ako lang dati ang Christian. Ako rin ang nagpa-aral sa sarili ko sa Bible school without financial support of my parents. Kasi lahat kami Katoliko. Sa buong angkan namin, ako lang ang naging born again. Tuloy lang ako, walang suporta. No? Ang underwear ko dati, hanggang dito, nalalaglag kasi wala nang garter. Hindi alam ang obligation, hinahangat ko na lang. Tapos yung aking toothpaste, asin, ang aking rubber shoes, naranasan ko maglagat sa bundok, nakangiti. Talagang naranasan ko ang hirap na pagiging isang pastor. Nung nasa edad pa lamang ako ng mga 18, 19, nag-aral ako ng Bible school 16. After I graduated in high school. Pero nakita ko ang pagkilos ng Panginoon. Ang isa sa prayer ko talaga sa buhay ko, Lord, bigayo mo sa aming pamilya. Maligtas lahat. Hindi ako nag-pray kay Lord, Lord, bigyan mo kami ng bayad lupa. Payamanin ko kami. Hindi. Ang prayer ko, Lord, gusto ko sila kasi. Habang lumilipas ang panahon, namalayan ko na lamang tatay, nanay ko, mga kapatid na kakilala sa iyo. At almost lahat po kapatid ngayon, mga leader na sila ng church. Nanay ko mismo, kaedad ko po, ay, kaedad ng ilan dito, leader na ngayon. Ilan pa kayo mga leader? 82. Leader na ngayon. At alam niyo ba ginagamit niya gadget? Inaabot niya yung mga talibang bansa. Nothing is impossible with that. Kano ba mga kabataan? Ayun. So ako naniniwala mga kapatid, pahahabain ni Lord buhay mo kapag para kay Lord ang ginagawa. Amen. Ano pa silbi mo sa mundo ito kung wala kang ginagawa kay Lord? Sabi-sabihin siguro ni Lord, katulad ng binata mayaman, kakain ka, magsaya, at nagdeposito siya ng maraming ani sa pangalan, sabi ng Lord sa kanya, hangal ngayon kasi kukunin ko buhay mo. Alam mo kaya kung na-realize ngayon, kaya ba ng maraming kabataan maaga na mamatay? Di ba? Sa amin
ng Las Piñas, mga umalis sa amin. Nabalita ako na lang, aksidente sa motor. Ayun. Sa akin din, patay. Di ba? Yung mga hindi nakikinig, walang control. Pero yun ang realidad. Biro mo umalis ka sa tama, tapos nagpaka-enjoy ka sa mundo, kasi hindi mo, para ano pa bubuhayin mo to? Kita niyo mga kapatid? Kaya ang pinaka-safe place, obey God, serve God, love God. Then God will prolong your life kasi nakikinabang ang Diyos sa iyo. Tandaan niyo mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kaya sa mga senior citizen, minsan makikiran yung rayuma, sakit ng tungkol, pero bakit nakakapag-disciple ko din? Sinod kasi ang ating magdadaan. Amen? Nakapag-serve ka pa rin, natapos mo din. Kahit may nararamdaman pa, nakakasurvive ka pa, yun ang nanay namin. Ang nanay namin, ang problem sa kanya, tumataas ang sugar niya. Ayun. Pero we really praise God. Until now, malakas pa rin siya. Tandaan po natin yun, mga kapatid. Kaya naway sa gabing ito, may mga natutunan pa kayo. Amen! Amen. So ang ating natutunan, tandaan po natin, kailangan po magbunga talaga. Hindi ako papayag na wala ang bunga. Let us pray. Manalangin tayo. Maraming salamat sa oras na ito, dakilang Diyos. Sa iyong paalaala sa amin na lahat kami dapat maging fruitful. And I declare, this church must be a fruitful church, a growing church, a disciple of many disciples of God. Bless mo po si Pastora Rosana and all his team, her team of 12. Bless mo po ang pamilya niya, mga anak niya, Panginoon. Papalain mo lahat na nandito, Lord God, sila ang mga susi upang ang church na ito ay lumipad, mag-soar high, mag-level up, because we believe, hindi aksidente o God ang pagtitipon namin ngayong gabi. I pray blessing upon blessing to this church. In the name of Jesus, Amen. 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 Praise God.